sa akin noong birthday mo. Ang wish mo, sana mabuo ang pamilya natin. Kaso anak, hindi ko naman kontrolado yung puso ng mami mo. At hindi ko rin kontrolado yung nangyari sa'yo. Excuse me? Para kay Mama at sa mga masasayang araw pa ng buhay niya. Cheers! Cheers! Cheers. Alam ko, araw niya to, pero ako na yata may pinakamagandang regalo ngayong gabing to. Pinapakilala ko nga pala sa inyo ang nag-iisang babae sa buhay ko, si Celine. Hindi ko naman akalain na sa isang ilap, mawawala ka. Siguro, anak, kung di ako nagkamali sa mga desisyon noon, masaya bilang isang pamilya. Hindi biro ang pinagdaanan niya. Ang pinagdaanan namin dalawa dahil sa nangyari kay Robbie. Pero dahil sa pagsubok na yun, doon ko nakita kung gaano siya katibay, katapang, at doon ko rin nakita kung gaano ko siya kamahal. At dahil doon, napatunayan ko na hindi ko hahayaan na may humadlang sa amin dalawa. Celine, kilala na kita buong buhay ko. Pero parang ang dami-dami ko pa rin hindi alam tungkol sa'yo. Pero habang nakikilala kita, mas lalo kitang minamahal. Mas lalo kong gustong makasama ka habang buhay. At dahil nalagpasan natin lahat ng pagsubok na yon, naniniwala ako na kahit ano pang dumating sa atin, kakayanin natin dalawa. At mas titibay pa ang pagsasama natin. Cheers para sa nag-iisang Mrs. Hernandez. Ako gusto ko lang magpasalamat talaga kay Tita Araceli kasi tinanggap nyo kami ni Mama sa buhay nyo. Tinuring nyo kami na tunay nyong kapamilya. Thank you po. And happy birthday, Tita. Kay Anton din, salamat. Kasi sa dami ng pinagdaanan ko, hindi mo ako pinabayaan. Hindi mo ako iniwan, kahit pa nakita mo ako at my worst. Si Robbie, minahal mo na parang sarili mong anak. Salamat.
Alam ko, ginawa ko na to, pero gusto ko lang ipakita na sa kabila ng lahat, ganun pa rin katibay yung pagsasama namin ni Celine. Celine, sana hindi pa nagbabago yung isip mo. Sana pakasalan mo pa rin ako. Sorry, Kuya. Sorry kung naging pasaway ako. Nag-less ako. Tapos nakadagdag pa ako sa problema ninyo. Siguro kung di pa ako napagsabihan ni Annalyn, hindi ko ma-realize na naiwan ko kayo sa ere. Lalo na ngayon, ang bigat na pinagdadaanan nyo. Kamuta mo na yun. Basta masaya kami na nandito ka na. Kompleto na ulit tayo. Sa may bandang Makati. Anak! Hey, kayo. Ano po nga po? Nag-usapan yata kayo eh. Thais. Kuya, sorry ah. Tuloy. Mabawi ako sa inyo. Tutulong ako. Kung gusto mo talagang makabawi at makatulong at ayun din, mapapasaya mo rin si tatay. Yung mag-focus ka dyan sa pag-aaral mo. Makagraduate ka. Diba? Makahanap ka ng matinong trabaho. Yan lang naman yung hiling namin eh. Mahirap pa naman maghanap ng trabaho ngayon. Kita mo ako, diba? Hanggang ngayon, wala pa rin ako makuha ng trabaho. Oh, hirap ngayon. Lalo na kung may record ka. Buti eh. Tropa kayong anak nung may-ari ng delivery service. Swerte lang. Anak, bakit hindi mo kausapin si General Chavez? Di ba nag-alok na siya? Tay, tumulong na siya sa inyo. Okay na yun. Ayoko naman na para na tayong pulubing humihingi ng tulong. Wala naman masang mapag-humingi ka ng tulong. Ang mahalaga ay marunong ka rin tumulong sa iba. Celine, pasensya ka na kung binigla kita kanina para dun sa proposal. Pero maraming salamat dahil tinanggap mo. Alam ko, kamamatay lang ni Bobby. Kaya nga gusto ko tandama yan eh. Samahan. Gusto ko itang alagaan. Kaya gustong-gusto ko magpakasal sa'yo, Celine. Para lagi ako nasa tabi mo. Alam mo, pwede mong gawin lahat ng yun kahit hindi tayo kasal. Oo, magpapakasal tayo. Pero tama ka. Kamamatay pa lang ng anak ko.
Kaya hindi pa ito ang tamang panahon. Antoine, baka naman ang iniisip lang ni Celine yung ano, yung pamahiin, yung sukob. Anak, hindi tayo dapat nagpapaniwala sa ganun. Magiging masaya si Robby pag nakita ka niya masaya. Hindi ko naman sinasabi na bukas na o sa isang linggo o sa isang buwan. Gusto ko lang na pag-uusapan na para mapaghandaan. Yun naman pala, anak eh. Kung kailan maluwag sa puso mo si Lin. Walang hanggang paalam at habang magkalayo.